ang pinagurihang mobile suit nila ang kauna-una ang solar energy compatible model ng AEO. Ang pagkakalikha ng AEO sa orbital elevator ay masasabi kong luma na. Pero kahit papano, may gusto naman silang mangyari sa mobile suit na ito. Hindi ako makapaniwala. Dapat bang narito ang isang katulad mo? Sa totoo lang, hindi naman talaga dapat. Pero determinado ang AEO sa plano ito. Dahil gusto nilang ipakita ang bagong modelo sa Human Reform League para sa nalalating itong ikasampung anibersaryo. At kumusta naman ang kakayahan ng suit na yan? Kahit sa ang angulo mo tingnan, matatawag lang na kopya ito sa ginawa ng Flag. Ang tangi lang na bago dito ay ang disenyo. Teka! Pakiulit ka! Hoy! Narinig kita ha! Pakiulit ka, sinabi mo! Ibang klase ha, ang sharp ng hearing sensor niya. Sinabi mo pa. ...2482. Extra. Target destination confirmed. Hindi ko muna pag-aganayan ng GN particles pagdating ko sa destination. Nakita ko na ang primary target. Isasagawa ko na ang unang bahagi ng operasyon tulad ng pagkano. Kapitan! Isang aircraft ang kasalukuyang paparating! Ano? Nasa 3 o'clock! Alamin ang pinagbulan! Hindi pwede magambala ang ginagawang pagtatahal! Wala namang makita ang radar, Kapitan! May problema, Kapitan! Pag-anayin ang kamera! Nakakapagtaka. Anong uri ng suit yan? Nagsimula na. Ano? Isang hindi kilalang suit? Bakit naman niya pa? Ibang mobile suit. Ibang klase. May bago na naman silang suit ngayon. Tingin ko hindi ang suit eh. Kundi ang mga mumunting liwanag sa kanya. Patrick Orlasawa, dahil siya ang pinakamagaling nating pilot. Sa tingin ko naman, walang magiging problema doon. Hoy, ikaw! Kilala mo ba kung sino itong kaharap mo ngayon? Ako si Patrick Orlasawa ng AEU! At minsan hindi pa ako natalo sa mga ganitong klaseng laban! Kaya hindi ko papayagan basta ka na lang ang imasok dito! Ano? Umpisa na namin! Oras na, Elsa, para harapin ang target. Pangalan ng mobile suit na yan. Ano? Gundam? Ngayon, Extra, nagawa na natin ang unang bahagi. Papunta na tayo ngayon sa ikalawang bahagi. Ano ang mga mumunting ilaw niya? Paano siya nakakalipad ng wala man lang propulsive power? Nasa na yun! Nasa na! Hindi mo ba alam? Mabuti na lang. Kahit sabihin nawasak ang pinakabagong model niya, kahit pa paano iligtas naman ang pilot. Pero kakaiba talaga ang mobile suit na yun, ha? Kailangan suriing mabuti ang AEO, lalo na ang ginagawa nilang pagpapakalat ng mga armas at gamit. Dapat ay maging babala ito para sa lahat. Kung ganun, hindi dapat manahimik na lang ang AEO pagkatapos ng pangyayaring ito. Patuloy ang
unang bahagi ng misyon sa loob ng itinak ng oras. Sa ikalawang bahagi ng misyon, kailangan mag-resumate tayo. Ginagawa ba ng tama ni Seth ang misyon niya? Tingin ko naman oo, dahil kung hindi tiyak na maapektuhan ng Celestial Being. Tama na nga yung kwentuhan niyo! Oras na para simula ng ikatlong bahagi ng misyon. Oh, bakit parang mainit ang ulo mo? Ito ang unang misyon natin bilang mga Celestial Being. Kaya uminom tayo. Ano? Huwag mo sabihin nga alak yan! Seryoso ka ba dyan? Huwag nga kayong kabahan. Tandaan niyo ako ang strategist dito. Kaya pinagkakatiwala ko sa inyo ang lahat. Sana may totoo na ang digmaang ito. Dahil naiinig na ako. Sawa na ako sa kakahintay. Nasa akin na ang kontrol. Kyrios, commencing operation. Elevator na pinangalan ng Pillar of Heaven na siyang nilikha bilang paggunita sa 10th anibrasaryo ng pagkakatatag ng Human Reform League ay kasalukuyang nasa ganap ng operation, kaya isang pagdiriwang ang ngayon ay dinaraos. Ang mga kinatawan ng bawat kasapi ng Human Reform League na siyang tumulong sa pagkatayo ng Orbital Elevator ay dumaluri sa kasiyahang ito. Namataan din ang ilang kinatawan mula sa iba't ibang sektor o industriya at ilang kinatawan sa bahagi ng militar. Sige, bigyan mo ako. Mawawala ang kagwapuan mo kapag nagpatuloy kang ganyan. Sinisimula na po nila, my lady. Kung ganun, itinuloy pala nila ang pagkilos. Isa itong napakasamang hakbang. Talagang gustong subukan ng bagong mobile suit na yun ang anumang nakatagong lakas ng AEU. Tama ka. Gusto rin naman kasing ipakita ng AEU sa buong mundo kung gaano kalawak ang kanilang lakas kumpara sa itinakda sa kasunduan. Tingin ko'y malaking bantayan sa konstitusyon. At paano mo naman nasabi ang bagay niya? Bakit hindi mo subukan itanong ang bagay niya sa piloto ng Gundam na yan? Pero, duda akong mananahimik na lang ang AEU pagdating sa ganitong isyo. Muli na naman gumana ang isyan, sir.
Pansin ko parang marami ng debris ngayon ah. At parang palaki ng palaking nanguhulog ah. Check na mo lamang ngayon sa lumang satellite. At ngayon lang bumagsak. Maging alisto kayo sa lahat ng oras. Alalahanin yung kasulukoy nagdaraan sa kasiya sa Pillar of Heaven. Roger that, Captain. Ano yan? Ipapakita mo ngayon din sa monitor. Walang tutang mga mobile suit yan. Imposible! Nagagawa nilang makalagpas sa mga nagbabagsakang debris. At taglay ang shield interference. Nakakaya rin ng mga pinagpapas. Sir, sabi siya nga ba? Lumanet pala kasi na nausun sa pagkakataong ito. Mga terorista ba sila? Kumanda kayo! Paganayan ang Third Defense Unit! Hindi na kailangan. Pero tulad ng inaasahan kay Sumiragi, may kahanga-hanga siyang prediksyon. Alam ng mga bagay na yan. Mukhang may ibig sabihin ito. May kapapasok lang pong balita, mga kaibigan. Kami sa JNN ay nakatanggap ng isang video message mula sa grupong may kagagawa ng pagpigil sa mga sumasalakay na terrorist.
Ang kanilang tunay na pagkatao at pagkakakilanlan ay hindi pa rin malinaw sa ngayon. Pero ang tanging malinaw sa mga oras na ito ay ang kanilang matibay na pagkakasangkot sa pangyayari nito. Narito po ang video message. Panoorin po natin. Ito ay isang paalala para sa lahat ng nilalang na isinilang at nabuhay sa mundong ito. Kami ang siyang tinaguriang Celestial Being. Kami ay isang paramilitary organization na nagtataglay ng kakaibang uri ng mobile weapon. Paramilitary? Ang ganda. Mga Celestial Being sila? Para sa inyong kalaman, ang pangunahing layunin ng Celestial Being ay wakasan ang kasalukuyan digmaan sa mundong ito. Hindi kami kikilos o gagawa ng aksyon batay sa aming pansariling kapakanan lamang. Kami ay nakatalaga sa aming layuning wakasan at tapusin na ang digmaan. At gagawin namin ang lahat para mangyari yun. Kaya nga nais namin ipahayag sa lahat ang narito sa mundong ito. Partido politikal, religion, enerhiya, ano man ang maging dahilan. Upang tuluyan ang matapos ang digmaan at kaguluhan, ay gagawin namin ang lahat ng paraan sa abot ng aming makakaya. Para kumilos at makialam. Ang sino mang bansang makikilahok sa digmaang ito, maging ilang organisasyon o kumpanya, ay tiyak na makakaharap ang aming sangkatahang lakas dahil kami ang Celestial Being, isang paramilitary organization ng nilikha upang wakasan ang anumang uri ng digmaan sa mundong ito. Inuulit ko, isang pahayag ng kontraopensiba. Walang duda! Sila may kagagawa nito sa akin! Ha! Kami ang siyang tinaguriang Celestial Being. Ang taong yan, talagang nagbabago na ang mundo. Wakasan ng digmaan sa pamamagitan ng isa pang digmaan. Napakatalino! Siruin mo, gagamit siya ng armed forces para pigilan ng isang digmaan. Celestial Being, masyado ka nagiging pakailamero. Alejandro, nagsimula na. Babaguhin niya ang sangkatauhan. Hallelujah! Parang nakikita ko na ang paghahari ng isang demonya. Talagang susubukan ng sangkatauhan ng mga Celestial Being na yan. Isa itong napakasamang hakbang. Hindi maaari. Nagsimula na. Hindi na ito mapipigil pa. Halika na, kumalsa tayo! Halika na, kumalsa tayo! Mukhang hinamon na ng Celestial Being ang sangkatauhan. Alam mo na ba ang bagay na ito, Setsa? Oo, alam ko na. Tayo, bilang mga Celestial Being, ay ang tinatawag na Gundam Meister.